YouTube, welcome to my channel. Ang lulutuin natin ngayong soup is a beetroot. Ewan ko kung alam niyo kung soup na ito. Tadam! Mamaya explain ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na kailangan natin. Dito muna tayo. Yung red bean pinabad ko na siya ng dalawang oras. Ayan, ganyan na yung itsura niya. Tanggalin na natin yung tubig. Tapos itong champi, tanggalin na rin natin yung mga puti-puti. Ayan. Mga puti-puti. Kuskusin nyo lang siya ng ganyan. Ayan. Kasi nang tanggalin natin to para hindi siya mapait. Kasi pag hindi mo siya tinanggal, mapait eh. Kaya tanggalin natin. Ayan. Ayan. Mas hugasan nila. Hindi meron pa nga eh. Kailangan kasi wala matira. Kasi yung balat na lang ang matitira. Ayan. Ito yung mga natanggal natin. Tapos tagyan natin ito. Ayan. Tapos lagyan nyo ng tawin dito sa lapag. Para pag nag-chop kayo, hindi masyadong maingay. Ganyan yung utos ng amo ko sa akin. Tapos meron tayong dalawang pork. Papakulo na tayo ng tubig habang nagkatanda. Ang ating corn, iba to sa usually na corn eh. Tingnan yung difference nila, diba? Magkaiba. Ito yung ginagamit natin kadalasan pag nagluluto tayo. Pero ito, sabi ng amo ko, ito daw yung mas masarap kasi pag luluto mo siya, medyo matamis, mas malasa. Itong ginagawa ko, ibibase din sa akin, tinuro ng aking amo.
ating ingredients, yung malaking carrots, yung madungis, yung maraming lupa-lupa. Yun. Tapos, tomato, beetroot, corn, tsaka yung ating red bean, tsaka yung ating tempeh. Yung tomato. Tanggalin lang natin ito. Ating beetroot naman. Tanggalin natin itong dahon. Pero lalagyan natin ito sa soup. Pinapakita ko lang sa inyo. Yan. Mas magasan din natin ito. Babad natin sa tubig. Para malinis. Babad lang muna natin siya sa tubig. Para malinis. Tapos babalatan natin ito. Ayan. Tapos na natin balatan. Tapos magasa na natin. Down naman. Hintayin lang natin tumulo yung tubig. Lalagyan na natin yung lahat. Sabay-sabay. Tapos pag tumulo na yung tubig natin at nailagay na natin yung mga gulay. 30 minutes. Pakuloan mo siya ng 30 minutes ng malakas yung apoy. Tapos after 30 minutes, gagawin mo medyo fire yung apoy. At pakukulan mo siya ng 1 hour. Kaya yung total of cooking niya is 1 hour and 30 minutes. I-update ulit kayo mamaya. Sumulo na yung ating cooking.
ilalagay na natin ang ating ingredients. Ready? Champagne. Dahon ng root ng beetroot ng mga dahon. So, atin dito. Ating mga tomato. Sa ating carrot. Papakuluin lang natin yan ng 30 minutes sa malakas na apoy. Then, after 30 minutes, i-medium fire nyo. Pag na-medium nyo na yung fire, pakulunan nyo siya ng another 1 hour. Tapos, maglalagay ka na ng asin yun, and then, that's it. Tapos na. Pero i-update ko kayo after ng 1.5 hour. Bye-bye! God bless! Hi guys! Natapos na yung ating nilutong soup na beetroot. Ayan siya. Sana magustuhan nyo ang aking niluto. And don't forget to subscribe. Click the thumbs up if you like my video. God bless everyone.